Magandang araw mga bata! Panibagong aralin muli ang ating pag-aaralan. Handa na ba kayo? Pero bago iyon, tayo muna ay magbigay ng mahahalagang aral na inyong natutuhan sa nakaraang aralin. Ano ang mga hakbang na iyong ginagawa sa pagbuo ng isang desisyon? Magpapakita ako ng mga larawan sa susunod na slide at sagutin natin ang mga tanong pagkatapos pag-aralan ang mga larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Isang bata na kumukuha ng pera sa wallet ng kanyang tatay. Ano naman na nakikita niya sa pangalawang larawan? Tama! Isang bata na nangongopya ng gawa ng kanyang kaklase. Ito naman, ano naman na nakikita niyo sa larawan? Tama! Isang bata na nakabasag ng vase dahil sa paglalaro ng kanyang bola. Sagutin natin ang mga tanungan. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Naranasan mo na bang maglagay o malagay sa isa sa mga sitwasyong ipinakita? Ano ang iyong naramdaman? Ano ang iyong ginawang kilos? Mahalaga ba na palagi nating ipinahayag ang katotohanan? Kung oo ang sagot mo, bakit? Bakit naman hindi? Tandaan, madaling mauunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari kung ang tao ay mahinahon sa pagtanggap sa nagaganap sa kanyang buhay. Basahin natin ang sabay-sabay mga bata. Madaling mauunawaan ang mga sitwasyon o pangyayari kung ang tao ay mahinahon sa pagtanggap sa nagaganap sa kanyang buhay. Ano ang masasabi ninyo sa binasa nating kaisipan? Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa o mga karanasan ninyo batay sa binasa nating kaisipan? Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Ngayon ay kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin sa loob ng kahon ang iyong magiging pasya sa bawat isa. Ipaliwanag ang iyong sagot at gawin ito sa inyong kwaderno. Number 1. Isa ka sa mga pinuno ng inyong klase na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong silid-aralan. Iminumungkahi ng iyong pangulo na ikaw ang maging monitor sa pagganap ng tungkulin ng bawat pangkat. Ano ang gagawin mo? A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. B. Basta pasya ninyo, payag agad ako. C. Hindi ako papayag dahil... Number 2. Matapos ang mural painting sa inyong paaralan na ginagamitan ng halo-halong pintura, iminungkahi ng inyong leader na itapon na lang sa kanal ang mga natirang pintura dahil hindi na ito mapapakinabangan. Piliin ang inyong sagot. Number 3. Napansin ng inyong pangkat na
kaya bumabagal ang pag-akyat ng mga mag-aaral sa silid-aralan ay dahil hindi sila sumusunod sa nakapaskil na keep right. Nagmungkahi ang iyong mga kaibigan sa inyong guro na ang pangkat na ninyo ang mamamahala dito tuwing umaga. Piliin ang inyong sagot. Number 4. May fun run ang Red Cross sa susunod na linggo. Iminumungkahi ng iyong mga kaibigan na sa halip na manood kayo ng sine, sumama na lang kayo sa fun run at ibayad sa registration ang gagastusin sa panonood ng sine. Ano ang pipiliin mo? Sinabihan ang inyong pamilya ng punong barangay na kailangan alisin ang lumang kotse na hindi umaandar at nakaparada sa tapat ng inyong bahay. Nakaaabala daw ito sa mga nagdaraang sasakyan dahil maliit ang inyong kalsada. Bigay iyon sa tatay mo ng kapatid niya na nag-abroad. Gusto sanang ipaayos ng tatay mo para may sasakyan kayo. Pero wala naman siyang sapat na perang pampaayos nito. Tinanong kayo kung ipagbibili na lang ninyo ito sa motor shop para magkapera kayo. Ano ang pipiliin mo? Sagutin ng oo o hindi ang bawat pangungusap. Sa mga pangungusap na ang sagot ay oo, pag-isipan kung dapat mo itong ipagpatuloy. Sa mga pangungusap na ang sagot mo ay hindi, dapat mo bang gawin ang mga ito? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Kung anong naisip kong sabihin, magsasalita ako kahit alam kong may masasaktan. Number 2. Makapagbibigay lamang ako ng pasya kung alam kong ang magiging resulta nito ay para sa kabutihan ng nakararami. Number 3. Nagtatampo ako kapag hindi nakikiayon ang iba sa aking pasya. Number 4. Kahit na sinasalungat ang aking pasya, inuunawa ko ang mga nagbibigay nito. 5. Ayaw kong masisi ako ng iba, kaya hindi ako nagpapasya. Number 6. Naninindigan ako sa kung ano ang totoo at makabubuti sa lahat bago ako magpasya. Number 7. Pabigla-bigla ako sa pagpapasya dahil gusto ko na may sagot agad ako sa suliranin. Number 8. Magtitimpi ako kung mahinahon akong kinakausap kahit siya ay aking kasalungat. Number 9. Iniisip ko muna ang mga maaaring kalabasan ng aking pasya bago ako gumawa nito. At number 10. Sakit sa ulo ang mag-isip. Kaya umiiling na lang ako kapag tinatanong ako. Basahin natin ang kwento. Ang kwentong ating babasahin ay pinamagatang Isang Mahirap na Desisyon ni Constancia Paloma. Sa Makati naninirahan ang pamilya ni Nanelia. Doon na ipinanganak ang kanilang mga magulang. Ang bahay na kanilang tinitirhan na lamang ang natitirang maliit na bahay doon dahil napaligiran na ito ng matataas na gusali at malalaking kumpanya. Masaya silang naninirahan doon dahil malapit sila sa bilihan ng kanilang pangangailangan at malapit din sa kanyang paaralan. Pati ang kapatid niya na si Leia na pangalawa sa panganay ay sa Makati rin nagtatrabaho.
Ang tanging malayo lang ang trabaho ay ang tatay nila na nagtatrabaho sa Dasmariñas, Cavite. Wala na kayang trabaho si tatay? Ano nga kaya ang problema ng ating pamilya? Tanong naman ang kanilang panganay na si Tom. Malalaman din natin yon kapag handa na silang ipalam sa atin ang problema. Dahil kung mayroon mang dapat bigyan ng pasya, dapat kasama tayong magbibigay ng ating sarili-sariling pasya. Hanggang tayo ay mabuo sa pagkakaisa, ang sabi naman ni Lea. Dumating na nga ang pagkakataong hinihintay ng magkakapatid. Isang araw ng Linggo, pagkatapos ng hapunan, ay pinulong ng mga magulang nila ang tatlong magkakapatid at ipinaalam ang sitwasyong dapat bigyan agad ng pagpapasya. Mga anak, kailangan nating pagpasyahan kung papayag tayo na bilhin ng katabi nating mall ang ating bahay at lupa. Mukha na tayong kawawa dito. Isa pa mga anak, kahit sarili natin ang bahay at lupa, mukha na tayong squatter dito. Kaya sinabi ng inyong ina na papayag na siya na ipagbili ang ating bahay at lupa, pumayag na ako. Ang inyong pasya na lamang ang aming hinihintay. Ang paliwanag ng kanilang ama. Oo nga tatay, mukha na nga tayong kawawa dito. Pero patagalin pa natin para tumaas pa ang halaga ng ating bahay at lupa. Ikaw, Lea, ano ang pasya mo? Okay lang po sa akin kasi kailangan na. Hindi na talaga tayo bagay dito. Ah, ewan sa inyo. Ang kabutihan ng pamilyang iniisip ko, kaya gusto kong patasin pa ang halaga ng ari-arian natin. Ang sigaw ni Tom, sabay alis nito at nagkulong sa kwarto. Ikaw anak, kahit po malayo ako sa mga kamag-aaral ko at kaibigan, payag po ako na iwanan natin ang bahay na ito kasi kailangan na, ang sabi ni Nelia. Aba, kahit bunso, bukas ang isipan na. Hayaan ninyo, susundan ko sa kwarto ang kuya ninyo, paliliwanagan ko, ang nakangiting sabi ng kanilang nanay. Mahigit isang oras ding nag-usap ang mag-ina. Bumalik sila sa kusina at sinabi ni Tom na dahil siya lang ang may ibang pasya at napagpaliwanagan naman siya ng kanyang ina na ang tawad na 3,000,000 piso para sa maliit na bagay o bahay at lupa ay malaki na ring maituturing. Napagkasunduan din ng mag-anak na sa Dasmariñas na sila bumili ng bahay at lupa at doon na rin sila lahat magtatrabaho at mag-aaral. Dahil sa pagbubukas o pagpabukas ng isipan at mahinahong usapan, nagkaisa ang buong pamilya. O mga bata, nagustuhan ba ninyo ang ating kwento ngayon? Sige nga, kung talagang naiintindihan ninyo, sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan tungkol dito. Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Ano ang naging problema ng pamilya Gomez? Number 2. May katwiran ba si Tom na huwag pumayag sa pasya ng buong pamilya na ipagbili ang kanilang bahay at lupa? Number 3. Ano ang batayan ng wastong pagpapasya? 4. Bakit mahalaga ang maging mahinahon sa pagpapasya? Ano ang mabuting na idudulot nito? At number 5, kung ikaw ay isa sa miyembro ng pamilya,
Ano ang magiging pasya mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ang lesson na ito ay may karugtong. Maraming salamat, hanggang sa muli. Bye-bye!